Ang taktikang bakwit ay isang strategiya kung saan sa pilitang pinababa sa mga kabuntukan ang mga katutubo kung mayroong presensya ng militar sa kanilang lugar. Isa rin itong propaganda ng CPP-NPA upang abusuhin ang kakayahan ng lokal na pamahalaan at pwersahang magbigay ng agarang tulong para sa mga biktima. Ngunit dahil nga nakikita na ng mga tao sa lugar na wala namang mabuting na idulot ang mga kaganapang ito, batid nilang hindi na muli silang magpapagamit sa mga propagandang inilulunsan ng New People's Army. Kagamay raman ko na kamagbakwit. Pero mamalipay man ko sa una, gamay pa ko makabakwit. Pero karon hindi na ako gustong magbakwit-bakwit pa kasi may pamilya na ako. Ang pagkakapaslang kay Dato Jumar Bucales ay nag-iwan ng mabigat na aral sa kanilang komunidad. Dito, mas namulat ang maraming katutubo na iwan ang maling ideolohiya na kanila noong naging sandigan. At para naman sa mga IP leaders, may takot at pangamba man sa kanilang mga dibdib. Ipagpapatuloy pa rin nila ang mga tungkulin upang iangat sa laylayan ang kanilang mga tribong nasasakupan. Kung takot lang, napakatakot talaga. Pero hindi ko yun maiwasan kasi tungkulin ko, panindigan ko kung ano man ang totoo. Hindi kami kasali sa pakigdigma sa labanan nila. Dapat namumuhay kami dito sa komunidad namin. Walang kinikilingan. Namumuhay lang kami na parang walang kinakatakutan na hadlang sa aming buhay. Dahil doon sa pagpatay sa mga katribo namin, pagpatay ng mga tribal leaders, pwede ko nang sabihin na mamatay man ako, pero pinaglalaban po namin yung karapatan namin para sa edukasyon. Masalimuot man ang mga alaalang pinanday ng kasaysayan sa lugar, masasabing hindi sa lahat ng gera, bala ang naging lunas. Dahil kung unang bibigyang pansin ang punot dulo ng hidwaan, tiyak na sisikat ang araw na sasagisag sa kapayapaan. Before we are winning the war, but now we are just winning the peace. After tayo na ma-win yung community, kasi yung community, yan lang lagi yung ini-exploit. This is a tug of war between sa tao, kung ano yung propaganda. I know that this problem cannot be solved overnight. That is why I'm asking for the cooperation and solidarity of all sectors of society in ending this armed conflict once and for all. With your support and patriotism, I am confident that we will triumph over the challenges ahead of us. Be assured that the entire force of the Filipino people through the hands of the government is behind you as well to secure a genuine and lasting peace for our motherland. Magandang gabi, Pilipinas!